Nagamas bate ako. Mas matenyo ako. Minas mate, ang lingwahe ko. Malibay na pag-celebrar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajma' syamilal muslimin wa kristian wa lumad fi madinat Dabaw. Wasallim daiman muktamana hada bisilmi wal amn wa taqaddum fi baladina hada. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. In the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that may in turn become instruments of gentleness and compassion to others,
We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Isa sa katuparan ang bawat adhikain kung ito ay isinasagawa ng may diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang ating lubos na pasasalamat ay ating ibinibigay unang-una sa ating puong may kapal na patuloy nagbibigay sa atin ng proteksyon, kalakasan at kakayahan para makagawa tayo ng mga bagay para sa ikakaluwalhati ng kanyang pangalan. Pangalawa sa ating Schools Division Superintendent at ang ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent sa kanilang patuloy na pagbigay suporta at pagpahintulot sa mga gawain sa ating malikhaing supervisor ng Filipino, Ginoong Rudyard Balacano, sa pagbibigay buhay niya sa kanyang imahinasyon at naisagawa niya ito. Ganun din po sa mga namumuno ng mga distrito at paaralan sa pagbibigay inspirasyon sa mga guro, mag-aaral at magulang na sumali sa mga kalahok na nagpamalas ng kanilang iba't ibang talento sa lahat ng mga kawani ng SDO Masbate Province,
sa patuloy na suporta. Naway panadalihin natin ang magandang nasimula ng asignaturang Pilipino para na rin sa mga mas batenyong patuloy na naniniwala na ang kaalaman ay di mahahadlangan ng anumang pandemya. Ito ay maaaring mapalawak o mapalago kung ang dedikasyon ng mga kinauukulan ay tunay at bukal sa puso. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Puong May Kapal. Tago o sumadlay, sikat, sikat. New normal, makisabay. Ang dating shy, hiwalay. Nang pandemic, lumumbay. Pagkikilaban sa buhay. Pag bumarte at istahin, haling-galing, iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Pag bumarte at istahin, iyong ang pinbasa. Litugyaw, hanap sa galaw. Kaya't mas bateneo, ipakita yung talento. Maging inspirasyon, mapangiti pusong tuliro. Italantadong swerte yung Filipino. Talentong Diyos ang may bigay kita sa buong mundo. Ikaw ba ay camera shy o sa selfie bigay na bigay? Talento ba ay tinatago o sumadlay? Sikat, sikat. Pag umarte artistahin, haling-galing iyong pangkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte artistahin, haling-galing iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte artistahin, haling-galing iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Pag umarte artistahin, haling-galing iyong angkin basa. Litugyaw, hanap sa galaw. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaguro at mga minamahal naming mag-aaral na Masbatenyo. Halos isang taon na ang nakalilipas simula nang dumating sa atin itong pandemya. Maraming pagbabago ang ating naranasan, lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Subalit, ito ay hindi naging hadlang para hindi natin matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang Masbatenyo. Isa sa mga magagandang programa ng DepEd Masbate ay ang Italantadong Masbatenyo na kung saan nagkaroon ng oportunidad ang ating mga mag-aral na ipakita ang kanilang mga talento at kasanayan sa iba't ibang mga larangan sa pamamagitan ng virtual na paglalahad. Ngayong 2021, nasa season 2 na tayo sa programang ito. At lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nakiisa at sumali sa season 1. Naway marami pa ang mga batang mabigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas at maibahagi ang kanilang mga husay at talento sa pagtula, pagsayaw, pag-awit at iba pang kasanayan. Tara na at abangan at subaybayan ang Italantadong Masbatenyo Season 2. Welcome, program activated. Synchronizing. Please enter your username. Username accepted. Accepted.
Ang pandemyang ating kinakaharap ay hindi hadlang para maipagpatuloy ang pagpapakita ng talento. Maliban sa taunang pagdiriwang ng wikang pambansa tuwing buwan ng Agosto, marami pang buwan ng pagdiriwang ang hindi batid ng karamihan. Sa kolaborasyon ng iba pang asignatura, maraming timpalak ang maaaring salihan at matutunghayan. Bilang suporta sa Brigada Basa at upang makatugon sa hinihingi ng bagong normal, isa sa mga gawaing handog ng Proyekto Basaya ay ang italintadong mas batenyong Pilipino. Sa lipunan ng mga husay at galing na mapapanood bawat buwan sa Facebook, layunin ng mga patimpalak na, una, maipakita ang mga talento ng kabataang mag-aaral sa K-12. Ikalawa, magamit ang mga teknolohiya at plataforma sa pagsasagawa ng patimpalak. Ikatlo, magkaroon ng kolaborasyon ang mga mag-aaral, guro, magulang at komunidad sa iba't ibang patimpalak. Ikaapat, maalis ang sagabal o digital divide upang makasabay sa virtual na mundong napapanahon sa makabagong pagkatuto. Ikalima, maging handa sa mga gagawing virtual na patimpalak sa rehiyonal at pambansang antas. At pang-anim, makilala ang talentong taglay ng bawat individual. Ano ang mga panuntunan sa pagsali? Ang patimpalak ay nakapangkat sa buwan ng gawain. Bawat buwan ay may nakatakdang pagdiriwang. Ang tuon ng pagdiriwang ang magiging lunsara na siyang gagawa ng entry ng mga kalahok. Ang mga entry ay nakabideo na tatagal lamang ng 3 minuto. Kailangang magkasinghusay ang pagpapakita ng talento at pagkuha ng video para sa total packaging. Dito makikita ang inyong pagkamalikhain. Narito ang template na ipapakita sa pagtatapos ng video pagkatapos ng performance. Ang gawad parangal sa mga nagwagi ay igagawad sa susunod na buwan bago pa man simulan ang bagong patimpalak. Ang bawat distrito na kinabibilangan ng mga paaralan sa elementary at high school ay humihimok na makilahok. Hindi pinapayagan ang pagpapadala ng 2 o higit pang entry ng isang tao o parehong grupo sa isang kategorya. Maaaring sumali sa iba pang patimpalak. Walang limitasyon sa bilang ng ipapadalang entry ang bawat distrito. Ika nga, more entries, more chances of winning. Talong mas batenyong Pilipino.
sama-sama rin mararating ang iba't ibang dalaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama nating nabuti. Pinakamatayong nabituin at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking laki, tagumpay ng aking lipi, ang tanging iniliki at hinahangad. Hanggat ko'y tagumpay natin lahat, hanggat ko'y tagumpay natin lahat.
Hello guys, welcome to our video. This is Mom Lorraine. This is Mom Baby Joy. Yeah, hello. This video is for all the teachers all over the world. So, bisan may pandemic? Yes, laban lang. Bisan na itong mga printer. Nangaguba na. Yeah, nung printer man. Printer. Bisan na itong mga printer. Yeah, nangasira na, o gato mga laptop. It's pero, okay. It's okay, kay para sa bata. Para sa bayan. Yeah. Classroom na puno ng tawa at halakhak, partisipasyong nakakaindak, napalitan na ng tunog printer. Dagat man maging tulay, putik at malulubak na gaan, kayang tawirin at lagpasan. Ito kasanay patuloy na maiaalay sa kabataan, pag-asa ng bayan at pinapukasan. Titiisin ang pagod at puyat, mabahagi lang kaalamang magkamtan. One day, magiging okay. Oh, one day, magiging okay. Hindihan lang ang pandemya, basta tayo'y magsama-sama. Kapatid, kababayan, dapat kang makialam, kahit ano paman, kaya nating lagpasan. Dagat man maging tulay, putik at malulubak na daan, kayang tawirin at lagpasan. Edukasyon ay patuloy na maiaalay sa kabataan, pag-asa ng bayan at kinabukasan. Titisi na pagod at uyat, mabahagi lang kaalamang makamtan. One day, magiging okay. Oh, one day, magiging okay. One day, magiging okay. Dating classroom na puno ng tawa at halakhak, partisipasyong nakakaindak, napalitan na ng tunog printer. Dagat man maging tulay, putik at malulubak na daan, kayang tawirin at lagpasan. Edukasyon ay patuloy na maiaalay sa kabataan, pag-asa ng bayan at kinabukasan. Titiisin ang pagod at puyat, mabahagi lang kaalamang magkamtan. One day, magiging okay. Oh, one day, magiging okay. Hindihan lang ang pandemya, basta tayo'y magsama-sama. Kapatid, kababayan, dapat kang makialam, kahit ano paman, kaya nating lagpasan. One day, magiging okay. Oh, one day, magiging okay. One day, magiging okay. Ha.
Bahagi na ng buhay ko at kung
mahiling sasabihin. Nais kong sambitin, nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kita lumuha. Dahil sa'yo sa panahong ito. Nahihirapan pero di susuko. Anumang hamon haharapin ito, kayang-kaya ko. Kinabukasan mo laging iniisip ko. Pag-aaral mo'y ipaglalaban ko. Kahit anong paraan ay gagawin ko, matutulang kayo.
kaparan, tulay ng karunungan. Ang iyong malasakit di matatawaran, dapat pasalamatan kahit ilang pagsubok pa ang dumaan. Hinding-hindi ka pababayaan, umaraw man o umulan, sila'y laging nandyan. Mga guro sila kung tawagin, pangalawang magulang kung sila'y ituring. Kaya mga bata'y pakaisipin, guro'y bayani natin. Gurong Pilipino, kayo'y huwaran, tulay ng karunungan. Ang iyong malasakit di matatawaran, dapat pasalamatan. Gurong Pilipino, sa panahong ito nahihirapan pero di susuko. Anumang hamon haharapin ito, kayang-kaya ko. Mga guro sila kung tawagin, pangalawang magulang kung sila'y ituring. Kaya mga bata'y pagkaisipin, guro'y bayanin natin. Kaya mga bata'y pagkaisipin, guro'y bayanin natin. Thank you.
magkakaroon lang ng at panta. Ikaw ba ay nababahala sa iyong kalusugan? Tandaan, kapag malusog ka, lagi kang may energy. Kapag malusog ka, maganda ang iyong itsura. Kapag malinis ka, maiiwasan mo ang mga sakit. Kapag malinis ka at malusog, siguradong safe ka. Pero, teka, paano ba maging malinis? Una, palaging maligo. Kapag naliligo tayo ay naaalis ang mga dumi sa katawan na nakuha mo mula sa maghapon. Dapat ding maligo lalo na kapag naglaro at pinagpawisan. Pangalawa, maghugas ng kamay bago kumain at lalo na kung galing sa labas ng bahay at naglaro. Pangatlo, laging magsuklay ng buhok. Laging magsuklay ng buhok upang hindi magmukhang bruha kundi magmukhang gwapo at maganda. Pang-apat, mag-toothbrush 3 beses sa isang araw upang manatiling malinis ang ngipin at mabango ang hininga. Smile! Pang-5, magpagupit ng kuko upang hindi pasukan ng dumi ang kuko at hindi makasugat sa haba nito. O diba, ngayon alam mo na ang mga paraan para mapanatili ang kalinisan sa katawan. But wait, there's more! Iba pang paraan ang pwede mong magawa. Narito na! Una, iwasan ang mga di masustansyang pagkain. Kumain ng gulay at prutas. Sundin ang Go, Grow, Glow Foods. Pangalawa, matulog ng maaga. Matulog ng halos 8 oras para kompleto ang tulog mo. Pangatlo, mag-exercise. Kailangan ng ating katawan ng mga aktibidades upang maging aktibo ito. Malusog na pamumuhay ay ating paon na rin upang ang COVID-19 ay maiwasan natin. Ito si Teacher Eman nagsasabi, always be safe. Buyupon and Samuyang Mau, Mr. Nestor M. Igloso. Haputon ko siya tungkol sa iyong plano sa mga tambak na basura sa Dalampasigan, asin ang mga inaanod na mga basura sa Satuyang Kalagatan. Sir, good afternoon po. Good afternoon din, ma'am. Ano po ang sa iyong plano sa mga basura niya to? Matagal na po itong ano, yung mga plano ko po sa tungkol sa basuran. Ang plano ko po, may bawat taon mayroon tayong coastal cleanup. And then, sinasabay namin yung Fish Conservation Week. Nilinisan namin yung mga baybayin dagat dito sa Poblacion 1 and 2. Tapos, pinadali namin yung mga barangay, iba't ibang barangay na sumabay sa ano, clean up drive. And then, hindi lang sa baybayin dagat, kundi sa mga kanal dito sa palibot ng mga sa Poblacion 1 and 2, kasi yung ibang mga kanal barado na po, at saka yung mga nalinis natin ng mga ano, yung mga basura hinahakot ng truck, at mayroon naman tayong dump site doon sa Gawigaway sa Poblacion 2. Thank you.
its goal to provide a venue for the convergence of Department of Education health programs, plans, policies, and activities, the agency launches today DepEd Oplan Kalusugan or OK DepEd in Makati. Hi, my name is Jerwin Navarro and I'm the school nurse of Katayngan National High School. I will be telling you about the Oplan Kalusugan sa Department of Education. According to the World Health Organization, country's investment for an effective school health program is considered to be a cost-effective investment as it simultaneously improves health and education. A lot of children miss classes because of sickness, malnourishment, consumption of alcoholic, unexpected teenage pregnancy. These problems lessen the chances of a better future. In response, the Bureau of Learner Support Services School Health Division implemented several health and nutrition programs to maintain and improve the health of school children and personnel. These programs are National Drug Education Program, Adolescent Reproductive Health, Water Sanitation. And hygiene in school, school-based feeding program, mental health awareness, and medical, dental, and nursing services. Oplan Kalusugan sa Department of Education is a year-round activity that starts with a One Health Week. Last school year, 2019 and 2020, the Katayngan National High School celebrated the Oplan Kalusugan sa Department of Education with several activities of its five flagship programs. For the WINS program, demonstration of proper hand washing and deworming were initiated. For the NDEP program, SSG officers presented a short play about the negative effect of alcohol consumption. For the ARH, a symposium about reproductive health, family planning, and sexually transmitted diseases was done. For school-based feeding program, the nutrition coordinator spearheaded the feeding of several wasted students. For the mental health, education about coping mechanism to anxiety disorder was disseminated. For the nursing services, fasting blood sugar test was conducted to school personnel. The Philippine National Police have their Oplan Tuktok Hangin. We, in the Department of Education, have our Oplan Kalusugan, in which our five major health programs work hand in hand for our students to reach their full potential. Para sa bata, para sa bayan. Halina tayo sumama. Oplan Kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang sa ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Nene Rosal Mariones, sa mga lupo ng Patimpalak, sa ating mga minamahal na guro, sa kapwa ko kalahok, maray na aga, maayong buntag, magandang umaga. Kamalayan sa ating kalusugan pang kaisipan ngayong pandemya. Mahigit 2 taon na simula na magkaroon ng pandemya, hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong lumalaban, hindi sa parangang hawak ay baril, kundi sa paglagay ng face mask at alcohol na nagsisilbing sandata sa ating mga kalaban. Kalabang kasabay ng hangin na anumang oras ay maaari tayong magapi. Hanggang kailan nga ba kakayanin ng ating isipan na malagpasan ang mga pagsubok na dulot ng COVID-19? Ayon sa datos ng Department of Health, September 14, 2021 ay nakapagtala ng 18,056 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, ay meron namang naitalang 20,542 na gumaling at 222 na pumanaw. Sa panahon ngayon, maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng depresyon kung nababalisa o nagigipit. Ang matagalang quarantine ay maaaring magdulot
ng kalungkutan, lalo na sa mga matatanda at mga taong mag-isa sa buhay. Ang mga frontliners at iba pang essential workers ay maaaring makaranas ng matinding stress at pagkapagod dahil sa kanilang trabaho. Pumalo sa 54% ng mga kabataan ang nagpapahayag ng kalungkutan, takot at pangamba sa kasagsagan ng COVID-19. Batay sa isang survey ayon sa Council for the Welfare of Children. Ang makaramdam ng pangangamba at pag-aalala sa panahon ngayon ay normal. Ngunit, kailangan natin magkaroon ng kamalayan sa pag-aalaga ng ating kalusugan pangkaisipan kung ikaw ay nababalisa o nakakaramdam ng pagkapuspos at pagkabigo. Makakatulong kung makipag-usap ka sa kasamahang pinagkakatiwalaan tungkol sa iyong nararamdaman. Panatilihin nating maging konektado sa ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagtawag, video o messaging, lalo na sa mga taong na-diagnose ng COVID-19 upang makapagbigay ginhawa sa kanilang nararamdaman. Mahalagang malaman na kahit anuman ang iyong nararamdaman, hindi ka nag-iisa. Maging naghahanap ka man ng impormasyon at suporta para sa sarili mo o para sa isang mahal sa buhay, ang tulong ay makukuha. Dahil ako, siya, tayo, anuman ay iyong lahi, kultura at pinagmulan, hawak kamay tayong patuloy na lalaban, labanan ng depresyon, laban para sa kapayapaan. Ako si Aleya Augin Hermosa, 12 na baitang, mag-aaral ng San Pascual National High School. Peace tayo! Kapayapaan, isang simpleng salita ngunit may napakabigat na pagpapakahulugan. Ano nga ba ang tunay na kapayapaan? Ito ba ang paglaya natin sa mga kamay ng mga dayuhan o ang pagkilos natin ng malaya ng walang pag-aalinlangan? Marahil karamihan ay ganyan ang pagpapakahulugan. Subalit tunay nga ba tayong malaya? Tunay nga bang may kapayapaan sa ating bansa? Ating bansa ay mayroong batas at panukala para sa kapayapaan. Bawat Pilipino'y naganais at nangarap na maging mapayapa at maayos ang ating bansang ginagalawan. Subalit sa panahon ngayon ay tila napakahirap at imanasyon na lamang upang makamit ito ng buong buo. Paano nga ba natin makakamit ang tunay na kapayapaan kung ang unang kalaban ng pagkamit ito ay ang kriminalidad? May mga tao na kahit mayroong mga batas ay gumagawa pa rin ng masama na nagiging sanhi na magulong komunidad. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya na maraming mamamayan ang nawala ng trabaho at walang mahanap na ibang paraan upang mabuhay ng matiwasay. Ngayong panahon ng pandemya, kriminalidad ay lumaganap. Nariyan ang panlalamang sa kapwa, pag-aabuso, pagnanakaw at maging pagkitil na rin. Laging iniisip ng karamihan ang kanilang kapakanan na nagiging sanhi ng kaliwatkanang kaguluhan. Dahil din sa mga kalamidad at patuloy na pananalasa ng epidemya at patuloy na lumalaganap ang karahasan at kaguluhan na nagiging rason upang mawala ang kapayapaan ng damdamin ng bawat isa. Masasabi mang natural ang mga ganitong problema, may pananagutan pa rin ang mga tao kung bakit nagaganap ito. Ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay bunga ng ating kapabayaan sa kapaligiran. Kung kaya't tayo rin na nagdurusa sa balik nito sa kasalukuyan. Nariyan ang sakit na kumakalat at mga kalinigan na lalo nagpapahirap sa bawat isa. Kaya naman, kung nais natin na matiwasay at mapayapang kapaligiran, ang sagot nito ay nasa sa ating mga kamay. Hindi dapat iasa sa otoridad at gobyerno ang pagsasaayos ng buhay ng bawat isa. Dapat ang lahat ay kumilos upang makamit ang inaasam na kapayapaan. Isang malaking pribilehiyo na mabigyan ako ng pagkakataon upang makapagpahayag ng aking ideya patungkol sa usaping
Kapayapaan, yes, iwas depression. Chris Jane. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Minsan sa buhay ng isang tao, tayo ay nasasadlak o nalulugmok. Naranasan mo na bang umiyak nang di mo mawari ang kadalilanan ng pagpatak ng mga luha sa iyong mata? Matinding kalungkutan, natatakot, o walang kapayapaan sa iyong isipan? Tayo ay nasasadlak sa mga problema ang nagdudulot sa atin ng matinding kalungkutan na siyang dahilan upang tayo ay masadlak sa mundo ng depresyon. Mundong akala mo ay nag-iisa ka, walang makita, walang makausap, napakatahimik, napakalungkot. Tayong mga Pilipino ay likas na masayahin kahit tayo ay maraming problema kinakaharap sa buhay. Ngunit hindi lahat ng tao ay may ganitong mentalidad. Ang iba ay nilalamon ng kalungkutan na nagiging sanhi ng depresyon. Ang usaping depresyon ang isa sa pinakamainit na usapin sa ating bansa. Ayon sa World Health Organization, mahigit 100 milyong tao ang may depresyon sa buong mundo. Tinataya na pangalawang pinakamahalagang kalagayan sa kalusugan ang depresyon, kasunod ng sakit sa puso. Ngunit ano nga ba ang kailangan nating gawin upang makatulong sa mga taong nakakaranas nito? Lalo na at tayo ay may kinakaharap na di matapos-tapos na pandemya. Kailangan nating pakinggan, unawain at tulungang makabangon ang mga taong nakakaranas ng depresyon. Sino nga ba ang ayaw ng kapayapaan, lalong-lalo na sa ating mga isipan? Okay, sarap pakinggan ng mga katagang kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan sa ating puso't isipan. Naging magulo ang mundo sa pagkalat ng nakamamatay na sakit at nagdulot ng pangamba sa bawat nilalang na katulad ko. Kapayapaan sa ating lipunan o ng buong mundo ay nagulapog ng pandemyang ito. Nais kong mamuhay muli ng payapa. Kayo, mahal kong kaibigan, alam kong nais nyo rin lumabas ng bahay nang walang pangamba sa kalusugan. Mag-aral o pumasok sa paaralan upang makasama ang mga gurong walang sawang gumabay at nagturo sa mga mag-aaral, tumawa at mag-usap ng walang suot na face mask, walang social distancing. Nais kong maranasan ito muli ng walang pangambang nararamdaman. Meron ng solusyon ng ating pamahalaan upang makamit natin ang kapayapaan. Lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Lahat tayo nais mamuhay ng walang sinusunod na patakaran. Napakaraming mga bagay ang makakamit natin kung tayo ay mamumuhay ng may kapayapaan. Hindi na tayo matatakot sa mga bagay na alam natin kailanman hindi na mangyayari. Dahil meron na tayong kapayapaan. Sa araw na ito at punong-puno ng pagpapala na mabigyan niyo ako ng pagkakataon na makasama ang aking mga minamahal na tagapakinig. Kahit sa kabila ng pandemya ay binigyan niyo pa rin ako ng pribilehyo na maibahagi at maipadinig sa inyo ang aking ideya ukol sa isyong kinakaharap ng ating lipunan, partikular na sa mga kapwa ko kabataan, ang depresyon. Ano nga ba ang depresyon? Paano ba natin malalaman na tayo ay dumaranas na nito? At sinasabi ng iba, malalagpasan natin ang depresyon sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng kapayapaan. Ngunit papaano na lamang kung ang mismong kapayapaan ay kinukuha na? Kinukuha na ng pandemya ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Hindi ba nakakatakot iyon? Paminsan-minsan sa ating buhay,
tayo ay nakakaranas ng kalungkutan. O kaya naman, pagkawalan ng interes sa mga bagay-bagay na gusto nating ginagawa. Kung ikaw ay dumaranas na nito, maaaring gawin itong sinyales ng pagkakaroon na ng depresyon. Ang depresyon ay isang malalang karamdaman. Ngunit, hindi ito isang kahinaan o kapintasan sa ating mga sarili. At lalong-lalo na, hindi ito isang bagay na agad-agad na lang mawawala. Ayon sa datos ng National Youth Commission o NYC, 2 sa 10 kabataan na may edad 15 hanggang 30 ay dumaranas nito at naiisipan na lang na magpatiwakal, malagpasan lamang o matakasan ang sakit na ito. Ngunit, meron akong ibibigay solusyon sa inyo na maaari natin gawin upang matakasan natin ang malalang sakit na ito. Una, pwede tayong magpahinga muna o limitahan muna ang paggamit ng social media at internet. Bakit? Dahilan din kasi ito ng pagkakaroon natin ng sobrang impormasyon. Sobrang impormasyon na nagbibigay sanhi sa ating mga sarili upang magkaroon ng depresyon. At pangalawa, maaari tayong humingi ng tulong sa iba. Maaari tayong humingi ng payo sa mga nakakatanda o mga pinagkakatiwalaan natin. Pero alam kong iniisip mo kabataan dahil isa rin ako sa kabataang dumaranas nito. Maaaring iniisip mo, paano na lang kung hindi nila ako maiintindihan? Paano na lang kung pagtatawanan nila ako? O paano na lang kung mabuli ako? Tumpak, natatakot kang mabuli. Alam mo, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Mali, isa lang ang masasabi ng Biblia sa iyo. Na ang dalawa ay higit kaysa isa. Dahil kung mabuwal man ang isa, ay maibabangon pa ng isa ang isa sa kanila. Ngunit papaano na lamang kung mabuwal ang isa at walang magbabangon sa kanya? Hindi ba't nakakalungkot? Ang sularin ito ng ating lipunan ay alam kong hindi biro. Hindi madali. At kung isa ka naman sa dumaranas nito, maaaring idulog mo ito. Idulog mo ito sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa kahit anong hamon ng buhay. Dahil ika nga sa isang napakagandang awitin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Masisipag na guro, sa ating mga kagalang-galang na hurado, sa aking mga taga-suporta at kapwa manlalahok, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Paano nga ba natin makakamtan ang kapayapaan ng ating puso't isipan? Sino nga ba naman sa mundong ito ang may hindi gusto sa mapayapang buhay? Di ba wala? Simple man ito basta matiwasay. Sa mga hamong ating haharapin, kapayapaan ng isip at puso ang dapat pairalin. Sapagkat hindi mo ito mahahanapan ng solusyon kung ikay magiging padalos-dalos sa mga desisyong gagawin mo sa buhay. Sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo, dapat tayong manalig sa Diyos, magtiwala sa ating sariling kakayanan at gawing inspirasyon yung mga taong nagmamahal sa atin. May kanya-kanya tayong suliranin sa ating mga tahanan. Malaya tayong gawin kung ano ang nais nating gawin, ngunit lagi nating tatandaan na dapat nating gamitin ang kalayaang ating natatamo para makatulong sa iba at mas matulungan natin ang ating mga sarili upang maging mas mabuting ehemplo din sa ating kapwa. Oo,
makararamdam tayo ng sakit at pait sa buhay dahil sa mga problema natin. Na kung saan umaabot pa ito sa depresyon at nagtutulak sa ating wakasan ang sarili nating buhay. Ngunit hindi natin alam na sa ginagawa natin ay may mga taong apektado at nasasaktan din. Yun yung mga taong nagmamahal sa atin. Akala natin mag-isa tayo pero hindi natin alam na may mga taong handa tayong samahan at gabayan patungo sa tamang daan. Mga taong handa tayong damayan sa kalungkutan man o kasiyahan. At higit sa lahat, lagi nating tatandaan na kahit gaano man kagulo ngayon ang mundo, huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa. Kagaya na lamang ng ating mga frontliners na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng iba. Kaya dapat tayong magkaisa tungo sa mapayapang buhay at mapayapang bayan. Ngunit paano nga ba natin ito masisimulan? Una, sa ating mga sarili. Baguhin natin ang ating mga masasamang pag-uugali. Oo, alam kong hindi tayo perpekto. Tayo'y nagkakamali rin. Ngunit alam kong sa huli ay may mga bagay-bagay naman tayong natututunan na mas nakapagpapabago sa mga maling pananaw natin sa buhay. Pangalawa, mapayapang ugnayan sa pamilya, kapwa at kaibigan. Kung mayroon tayong mabuti ugnayan sa mga taong nakapaligid sa atin, ay mas mapapadali nito ang buhay. Pagkakaisa at pagtutulong-tulungan sa mga bawat suliranin ay ang tanging daan patungo sa kapayapaan. At higit sa lahat, pananampalataya lagi sa Diyos, pagsunod sa Kanyang mga utos. Dapat tayong maging mabuting tao para sa kapayapaan ng sarili at maging mabuting mamamayan para sa kapayapaan ng bayan. Mga manonood at sa kapwa ko mga kalaw, ang aking pagbati ng isang mapagpala at payapang umaga sa lahat. Ang bawat bansa sa mundo ay mayroong batas at panukala para sa kapayapaan upang maging maayos ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ngunit, kung ating papansinin, tunay nga bang ang kapayapaan ay umiiral sa ating lipunan? Gayong maging ang mga tagapamahala ng ating bansa ay hindi magkasundo sa iisang bagay? Ngayong lubos tayong nasasadlak sa mapanghamong ulos ng buhay, ngayon natin mas kinakailangan ang kapayapaan upang maging magaan ang mga bagay-bagay na ating nararanasan. Hindi ganun kadali makamtan ng kapayapaan. Kung maging sa ating mga sarili ay hindi natin ito matagpuan. Ang kapayapaan ay katulad lamang ng talutot ng bulaklak na kung mamalasin, ito'y hindi mamumukadkad. Dito sa ating lupang sinilangan ay talaga namang napakailap nitong si kapayapaan sapagkat kahit saan mo man idako ang iyong paningin, ay naroon ang bahid ng nakakatakot na lipunan. Isang realidad na hindi natin nakikita dahil nakatuon tayo sa pag-usbong ng teknolohiya. Kasabay nito ay ang paglaganap ng kriminalidad na kung saan ay hindi na kayang kontrolin ng batas. Iba't ibang krimen ang nagaganap sapagkat tayo ay walang pagkakaisa upang sumpo ang karahasan dito sa ating lipunan. Bakit nga ba may mga taong
kahit mayroong batas na magpaparusa sa kanilang masamang gawa, ay gumagawa pa rin ng masama sa kapwa. Ilang buhay pa ba ang kinakailangang isakripisyo? Ilang tuniladang dugo pa ba ang kailangang dumalak muna? Tunay nga bang ang kamatayan ay maihahalin tulad pa natin sa kapayapaan? Kung ang lipunan natin ay katulad lamang ng kalawakan, na tila hindi mo matagpuan kung ito ba'y may hangganan. Marahil, tayong lahat ay makakatikim ng kapayapaan at isang malayang lipunan. Imahinasyon na lamang ba ang kapayapaan? Sa mga kapwa ko Pilipino, imulat natin ang ating mga mata sa katotohanan. Gumising sa panaginip na nagpapatulog sa ating isipan. Sapagkat ang kapayapaan ay nasa sa ating pagkakaisa bilang mga mamamayang may malasakit sa bayan. Ating aktibong tagapamalihala ng lalawigang sangay ng Masbate, Ninang Nene Armeoles, sa masipag na tagamasipag sangay sa Pilipino, Ninong Roger Balacano, sa mga lupo ng Inampalan, sa mga kapakukalako sa patimpalak na ito, sa mga tagapagsanay at sa mga manonood, magandang umaga sa inyong lahat. When it is okay not to be okay, and when it is not okay to be okay. Tanong sa beauty pageant na nag-trending kamakailan lang, na tumatalakay sa mental health ng isang tao ngayong pandemya. Ngunit, ano nga ba ang mental health? Ayon kay Google, ang mental health o kalusugang pangkaisipan ay isang kondisyon o kalagayan ng pag-iisip ng isang tao na kung saan napapanatili nitong matino o malusog ang utak ng isang individual. Ang tao may malusog na isipan, may positibong disposisyon at mabilis na kagagawa ng desisyon kapag may problemang kinakaharap sa buhay. Naaapektuhan ang katinuan ng pag-iisip ng isang tao dahil sa iba't ibang uri ng salik na nakapaligid sa kanya na kung di niya malukas ang suliranin ay maaaring humantong sa depresyon. Ang depresyon ay isang mental illness o sakit sa utak kung saan lubang naaapektuhan ang aktibidad at kalooban ng isang tao kabilang na ang kanyang pag-iisip, pag-ugali, damdamin at pakiramdam. Ito ay madalas na nararanasan ng mga teenager, papalalaki man o babae. Ayon sa World Health Organization, mahigit 264 milyong katao ang nakararanas ng sakit na ito. Ilan sa mga sinyalis ng depresyon ay ang madalas na pagkairitado, pagkalumbay, hirap sa pagtulog, kawalan ng ganang kumain, pag-iyak ng walang dahilan, at sinasaktan ng sarili. Ang mga posibleng epekto nito sa isang tao ay ang pagkasira ng utak at ang mas malala ay nahahantong ito sa pagpapakamatay. Maaari pong tumaas ang kaso ng depresyon dahil sa kalagayan ng ating mundo at sa ating bansa ay tinatayang halos nasa 3.3 milyong katao ang nakararanas ng sintomas ito. Ito lang sa taong 2022, ang Pilipinas ay nasa 150 sa 170 bansa na may pinakamaraming bilang ng suicide. Batay pa sa report ng World Health Organization, ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming kaso ng depresyon sa buong Southeast Asia, kung saan mahigit 300 milyong Pilipino ang apektado nito bago pa man magkaroon ng COVID-19. Dahil sa pinangangambang pagtaas ng kaso ng depresyon, nagpaalala ang Department of Health na bigyang atensyon ang kalusugang mental ng bawat isa. Paano nga ba itong maiiwasan? Ugaling manalangin. Pangalawa, mag-ersisyo araw-araw o di kayo makabahagi sa mga aktibidad gaya ng sports at kumain ng masustansyang pagkain. Pangatlo, maglaan ng malaking oras sa pamilya, dalasan ang pakikipag-usap sa bawat membro, sapagkat ang pagsasabi ng problema
ay isa sa mga epektibong paraan upang gumaan ng pakiramdam, panguli, parating positibo sa buhay, harapin ang mga pagsubok ng walang pagkaalinahan at ng mahihiti sa labi. Ngayong panahon ng pandemya, panatilihing malusog ang katawan at isipan. Sundin ang health protocols ng IATF at manatili sa bahay upang masalip ang buhay. COVID-19 ay labanan para sa malusog na isipan at ligtas na kinabukasan. Maraming salamat. Sa ating kagalang-galang na mga hurado, mga tagapayo sa Filipino, sa ating mga tagapagsanay, mga magagaling kong katunggali, at sa lahat ng mga nanonood sa patimpalak na ito, isang mapayapang araw sa ating lahat. Napakasarap batiin ng isang mapayapang araw, hindi ba? Kay sarap marinig ang salitang mapayapa. Ngunit, payapa pa nga bang maituturing kung naririnig mo ang ingay ng mundo? Sari-saring suliranin ang haharap sa'yo at bumabagabag sa kalooban mo. Sadyang napakaraming mga di ka nais-nais na mga bagay ang nangyayari sa ngayon, kabilang na ang pandemyang lumalaganap sa buong mundo. Bakit sadyang kay hirap matamasa ang pinapangarap nating mamuhay ng payapa? Kailan ba natin makakamtan ang mithiing maglaganap ng kapayapaan? Lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan. Ngunit, paano natin ito magagawa? Mahalaga na magsimula ito sa pinakamaliit na unit sa ating komunidad, sa pamilya. Sa loob ng bawat pamilya, mahalagang magkaroon ng pagkakaisa, pagkakaintindihan, tiwala at pagmamahalan upang magkaroon ng kapayapaan. Ito ang mga bagay na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapayapaan. Mahalaga na maituro ito sa mga kabataan upang malaman nila at maunawaan ang kahalagahan ng kapayapaan at mapalaganap ito lalong-lalo na sa ating sarili. Ang ating komunidad ay nagiging magulo dahil sa mga suliraning hinaharap nito. Bagaman tayo may mga batas na ipinapatupad, may mga tao pa rin gumagawa ng masama na siyang ugat ng magulong komunidad. Kriminalidad ang pangunahing humahadlang sa kapayapaan. Mas mapangahas pa dahil kahit mga menor de edad ay may kakayanang gumawa ng krimen. Kasama sa mga ito, ang panlalamang sa kapwa, pagkalulong sa masamang bisyo, pang-aabuso, pagnanakaw at maging ang pagkitil na rin. Maliban sa mga bagay na ginagawa ng tao, nariyan din ang kalamidad at pandemya na sanhiring ng mga kaguluhan at rason upang mawala ang damdamin ng bawat isa. Masasabi mang natural ang mga ganitong problema, may pagnanagutan pa rin ang mga tao kung bakit nagaganap ang mga ito. Ang hindi pagpapanatiling maayos sa kapaligiran ay isa sa mga sanhi ng mga kalamidad at sakit na kumakalat. Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang mga pamamaraan tungo sa pagkamit ng katahimikan sa buong bansa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang pagunita natin ngayon sa buwan ng kapayapaan ay may temang Healing as One Nation, Recovering as a Better Generation. Apektado ng maraming uri ng kaguluhan ang ekonomiya ng bansa, imahe nito, kabuhayan ng mamamayan, isipan at kinabukasan ng mga kabataan. Hindi ito makakamit sa madaliang paraan at hinihimok ang lahat na maging kabahagi sa pagsulong ng kapayapaan. Laging tandaan na huwag man lalamang sa kapwa. Matuto kang rumispeto, magkaroon ng pag-unawa sa kalakasan, kahinaan at kakayahan ng kapwa-tao. At ang pagiging sensitibo sa mga kaugalian at kultura ng bawat isa. Matuto ka rin sumunod sa mga batas sa ating komunidad at magsilbing mabuting halimbawa para sa lahat.
Nasa ating mga kamay ang susi ng pagkakaroon at pagpapanatili ng kapayapaan. Bawat isa'y makilahok at magsilbing inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga kabataan, upang maiwasan ang paggawa ng masama at magkaroon ng kaguluhan. Huwag ito iasa lamang sa mga otoridad. Dapat ay tayong lahat ay magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan, respeto at pagmamahalan. Magtiwala sa isa't isa na maisasagawa ang nakasaad upang ang hinahangad na kapayapaan ay maabot at magbunga ito ng mas matiwasay at mas masaganang buhay. Nakasalalay sa iyo, sa ating lahat, ang kapayapaan ng ating bansa. Kapayapaan ang ating kailangan. Dapat natin itong pahalagahan upang ang katahimikan ay ating makamtan para ang mundo natin ay walang kaguluhan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Naway naging maganda ang gising ng bawat isa. Binabati ko ang lahat, lalo na ang ating mga hurado, at kapwa ko katimpalak, magandang umaga. Kapayapaan, kapayapaan, saan ko ba sisimulan? Napakagulo ng mundo, napakaraming pumapalibot na isyo. Saan ba to sila patungo? May katapusan kaya ang lahat ng ito? Kahirapan, kaguluhan, krimen, pandemya, salot at marami pang iba. Iilan lamang ito sa mga dahilan na pumipighati sa ating kapayapaan. Hindi lang sa physical, hindi pati rin sa emosyonal at mental na aspeto. Lahat tayo ay nais matamasa ang kapayapaan. Mahirap man o mayaman, may kapansanan man o wala. Maraming batayan upang makamit ang kapayapaan. Ngunit magbibigay lamang ako ng tatlong mahahalagang mga batayan. Una, pamilya. Ito ang pinakamaliit na unit sa lipunan na dapat dito nagsisimula ang kapayapaan. Ayon sa State of World Liberty Index ng 2021 o 2021, ang New Zealand ang nangunguna sa buong mundo sa kapayapaan at ekonomiya na tinatamasa ng bawat pamilyang nasa bansang ito. Nagpapatunay lamang ng isang bansang may kapayapaan, ang kasunod nito ay kaunlaran. Pangalawa, ayon sa Global Campaign for Peace Education, ang edukasyon ay nakadaragdag ng pagkakataong ang pagsisikap para sa kapayapaan ay magtatagal. Ang mga pagtuturo, materyales na sensitibo sa salungatan ay makakatulong upang mabawasan ang diskriminasyon at pagyamanin ang pakiramdam ng kapatawaran. Paglalagay ng isang pundasyon para sa paggaling at pagkakaisa ng lipunan. Ang mga individual at pamayanan na may mas mataas na antas ng edukasyon ay nakakahigit na mailagay ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng hindi marhas na paggalaw ng sibil katulad ng mga protesta, rally at boycott. Pangatlo at panghuli, maituturing na isa sa mga salik ng kawalan ng tunay na kapayapaan at kayusan sa bansa ay ang pamumuno ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, Chairman ng CBCP Episcopal Communication, ang pagbabanta ng mga mismong leader ng bansa ay may direktang epekto sa kawalan ng kaayusan at kapayapaan ng Pilipinas, lalo na at partikular na sa mga nagaganap na karahasan sa ating bansa. Ano nga ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay ang kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan at katiwasayan. Ito ay ang katayuan sa panahon na walang gulo, away, alitan o digmaan. Peace na tayo! Tara! Kilos na! Magkaisa at maging maunlad. Hindi lang ang sambayanan, kundi pati na ang sangkatauhan. Maraming salamat po!
kahalagahan ng pagkatuto. Bawat isa ay maratutunan sa bawat problemang pinagdaanan. Mabilis nating nasolusyonan sa tulong ng ating mga nalalaman. Sa bawat araw na sa paaralan, natutunan ang mga aralin na dapat pag-aralan, mga bagay na dapat nating malaman, at mga gawain na dapat nating natutunan. Sa bawat araw na daan, libot-libong aral ang ating natutunan na ating magiging susi upang makamtan ang ating minimiti. Ang mga aral na nakuha sa mga maling desisyon ang dapat nating maging inspirasyon upang maitama ang pagkakamali at upang ito'y hindi maulit muli. Mayroon tayong dalawang pagpipilian, ang matuto o ang maging mangmang. Piliin ang matuto kaysa maging mangmang na paulit-ulit lang naluloko ng mga taong manluloko. Mga kaalaman ang ating magiging proteksyon sa mga taong walang pakialam kung sila man ay may karapatan na maapakan. Ngunit, kung tayo ay may alam kung ano ang ating karapatan, maaari natin itong maiwasan. Panatiliin ang pagiging pantay-pantay. Ngunit paano magkakaroon ng pantay-pantay kung laging mayroon ng lalamang? Mga abusado sa mga taong walang kaalaman. Mga taong hindi natuto sa karanasan ng nakaraan ay paulit-ulit na masasaktan. Kaya napakahalaga sa atin na matuto para maprotektahan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Upang may paglaban ang ating karapatan, makuha ang mga nais na makamtan ng walang inaapakan at nasasaktan. Huwag maging mapagmataas kung wala ka namang ipagmamalaki. Huwag hayaang lamunin ng pagiging sakin upang hindi mapunta sa wala ang mga natutunan. Ating palawigin at ipamahagi ang ating nalalaman. Tulad na lamang sa panahon natin ngayon, ang mikrobyo na tinatawag na COVID-19 ay andito pa rin sa ating paligid na umaaligid at naghihintay ng pagkakataon. Pagkakataon na tayo'y maging mahina para tayo'y mahawaan. Ilang taon na rin ito namiminsala. Minong-minong tao na ang naapektuhan. Mga taong walang kaalaman ay labis na apektuhan. Mga mahirap na walang alam ay patuloy nahihirapan. Bakit sila nahihirapan? Dahil sila ay walang kaalaman. Hindi nila alam kung paano lumaban. Kaya mahalaga ang may natutunan. Dahil ito, hinding-hindi mawawala sa ating puso at isip magpakailanman. Ito ang magiging gabay patungo sa magandang kinabukasan. Sa kinabukasan na ating inaasam. Sabi nga nila, ang karunungan ang ating susi ng ating tagumpay. Sa bawat hakbang, tayo'y nahihirapan. Ngunit ipagpatuloy at matutong lumaban. Ikaw man ay madapa, ikay babangon pa rin. Kasabay nito ang mga aral na natutunan sa bawat hirap ng ating naranasan. Ito'y mahirap, ngunit gagawa ng paraan marating lang ang tagumpay na inaasam. Face shield at face mask ang ating paunang panangga. Sistema ng pag-aaral ngayon, sobrang naiiba kung ikukumpara sa noon. At sa unang araw ng pasukan, hindi sa paaralan ang punta ng kabataan. Sa halip, ang kanilang mga magulang ang pumipila upang magkaroon sila ng mga modules na masasagutan. Upang magkaroon ng karagdagang kaalaman para sa mga susunod na pasukan. At kalakip nito ang dagdag na tiyaga at dedikasyon ng bawat kabataan. Ngunit tila baliwala para sa iba ang mga modules na ito'y napamahagi sa kanila at kapag hindi maintindihan, madaling magsawa, tatawanan lamang ang mga maling letra. Hindi ba nila naisip na ito'y pinagpaguran? Na kung wala ang mga ito, wala rin silang matututunan? Kaya ba sobrang dali lamang para sa kanila na ito'y ipagwalang bahala? Dahil ba iniisip nila na dito wala silang mapapala? At sa bawat retrieval, sa bawat signatura, sa bawat pagsagot, sa bawat pahina, nakatitiyak bang sinagutan ng may katapatan o di kaya nandindang lamang? At sa bawat retrieval, sa bawat asignatura,
Ang payo ng guro ay dikit sa bawat pahina. Ngunit ang ginawa ay iniipit sa simula at kapag ito'y nawala, aali-aligaga at isisisi sa iba. Tungkulin ng mga mag-aaral na sagutan ng bawat gawain, tila ilan sa amin na kaligtaan ang piling. At kapag bumaba ang grado sa bawat asignatura, ikukumpara ang grado sa iba. At kapag ang isa'y lamang, magre-reklamo sa kanila at isisisi sa guro ang pagpapasya. Ang buhay estudyante, alam nating hindi madali. Pero kahit na hindi madali, marami pa rin ang nagnanais na makapagtapos at magpupursige. At patuloy na ipinaglalaban ang kanilang minimuti. Kaya para sa mga mag-aaral na kagaya ko, huwag kayong sumuko. Kaya natin ito. Sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay lumilipas. Tiwala at tiyaga lang ang ating kailangan upang ituloy ang ating laban. Para naman sa aming mga minamahal na guro, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong walang sawang tiyaga at edukasyon, nananatili po kayong bayani sa aming puso. At ating tandaan na ang ating pinag-aralan at kaalaman ang susi natin sa kahirapan. At mananatiling kayamanan na hindi maipamimigay ninuman. Kahalagahan ng pagkatuto. Minsan, may mga katanungang gumugulo sa ating isipan, lalo na sa ating mga kabataan na wala pang masyadong nagiging karanasan. Ang pagkakamali talaga ay sadyang hindi natin maiiwasan dahil tayo'y tao lang naman na umiiral dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngunit, sa pagkakamaling ito, tayo natututo sapagkat kung paulit-ulit nating nararanasan ito, makikita mo na sa susunod ay mayroong pagbabago. Oo, walang taong perpekto, pero kung sa bawat pagkakamaling nagagawa mo, ikay natututo, mararamdaman mo ang pagbabago sa buhay mo. Sa kabila ng paglaganap ng pandemyang ito, mga kabataan ay nahihirapang sumabay sa pagbabago. Talagang nakakapanibago. Nahihirapan man, ngunit pipiliting mag-aral upang matuto dahil napakahalaga nito. Lalo na para sa mga kabataan katulad ko. Mahirap man ang mga gawain, pero kailangan natin itong tiisin dahil naniniwala ako na ang lahat ng ito ay may katapusan din. Sa ating mundong ginagalawan ay marami tayong mga karanasan sa pang-araw-araw nating pakikipagsapalaran. Ngunit ang pagkatuto'y nagiging daan upang kaalamay madagdagan. Tayo may nadadapa, tayo may nagkakasala, tayo may nasasakta at nahihirapan. Huwag kang mabalisa dahil may tsansa ka pang itama ang mga pagkakamaling iyong nagagawa. Maaga pa lang, simulan mo na. Maaga pa lang, ito'y itama mo na upang hindi ka magsisi kung huli na. Dahil ang nakaraay hindi na maibabalik pa. Maaari kang mabilanggo ng nakaraan, mananatiling nakakulong sa rehas ng kalungkutan. Kung magpapatuloy kang walang ginagawang paraan, hindi ka patuloyang natatalo hanggat hindi ka pa sumusuko. May pagkakataon ka pang magbago. Magbago sa mga pagkakamaling naging sanhi ng pagkatumba mo. Hindi ka kailanman madedihado kung pipiliin mong bumangon at itama ang lahat ng ito. Sa panahong ito ay napakarami nang nagbago. Pandemya ay patuloy na lumalaganap sa buong mundo. Sa pagkakataong ito ay kailangan ang kaalaman sapagkat dumarami ang mga taong manluloko sa lipunan. Mga taong walang pakialam sa mga dukhang nahihirapan. Mga mahihirap ay lalong maghihirap kung kulang sa kaalaman. Kaya, kung ikaw ay may natututunan, hindi ka magmumukhang tangang inaapak-apakan ng mga sakim at mapagsamantalang may kaalaman. Napapansin mo ba ang mga taong walang pinag-aralan? Ibang-iba sa mga taong may kaalaman. Sapagkat, ang may kaalaman, hindi nagiging hangal at madaling maloko ng sino man. Kaya sa buhay nating ito, napakahalaga ng pagkatuto. Upang huwag kang maging mangmang sa paningin ng ibang tao. Upang huwag kang mananatili sa kamangmangang nagagawa mo. Sa paaralay, mayroon din tayong natututunan mula sa ating guro o kapwa kamag-aral man. Edukasyon ay sadyang mahalaga sa ating mga kabataan.
Mula sa pagkatutoy, lumalawak ang ating kaalaman. Edukasyon ay nagiging daan tungo sa ating magandang kinabukasan. Orihiyon upang di matuto lalo na sa makabagong panang A, Ba, Ka, Da. Unang itinuro noon sa eskwela, hanggang sa ngayon ay aking naladala. Pagbabaliktanaw sa nakaraan, ating bigyang daan sa buwan ng Setyembre, buwan ng pagaling. Sa larangan ng literatura, ating ipakita na bilang mag-aaral, bilang isang bata, ako ay nakikisa. Ating tandaan itong tatlong kakayahan na palaging daladala saan man tayong magpunta, saan man tayong tangayin ng ating mga paa, pagsulat, pagbasa, pag-unawa. A, Ba, Ka, Da. Marso 13, 2020, huling araw na pala ng pagpunta ng paaralan. Nagulat ang lahat dahil ng sunod na araw ay biglang nagkaroon ng lockdown. Di makalabas ang mamamayan, lalo na kaming kabataan. Sarado mga tahanan at tahimik ang buong pamayanan. Sa takot na sa panganib ng COVID-19 ay matamaan. Pero sa totoo lang, ako'y nasiyahan. Dahil ito na ang pinakahihintay ng lahat, maagang bakasyon sa paaralan. Mga gawaing nakakapagod ay nawalat, di na kailangan magpuyat sa pag-aaral ng pagsulit at kalawat ka ng pag-uulat. Pananatili sa bahay at maglalaro ng computer ay sobrang naging sapat. Ngunit, bakasyon ko'y masyado naman yatang nagtagal. Nababagot sa bahay, katawa'y tumatamlay sa kakahilat at paglalaro ng walang humpay. Namimiss ko tuloy mga kaibigan kung saan lang kami tumatambay. Sa pagbubukas ng panibagong school year ay naging napakahirap. Sa mutsari mga paraan ng pag-aaral ang kailangan pagpilian. May online class, modular, at maging blended learning ay nandyan. Nangangapa sa panibagong sistema ang dulot ng bagong normal. At dahil ang signal ng internet ng katayangan na mahina, iyang online class ay hindi na babagay sa tuwina. Kaya sa modular modality, kumabit ang mga mag-aaral, guro at mga magulang nang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon at matira ng kaalaman. Okay naman ang nagsisimula ng pag-aaral. Mas mahabang panahon ang nai-google sa bahay. Pero kalaunan, problema sa sistema ay nagsulputan. Lalo na sa mga estudyante, magulang ay wala lagi sa pamamahay. Abala sila sa pagtatrabaho at paghahanap buhay. Kaya mga anak, sa pagsasagot ng module ay walang mapagtanungan. Kaya answer key na lang ang kinakapitan. Perfect nga ang score, ngunit walang natutunan. Mas malala ang suliran ng ibang mag-aaral. Walang makapagturo sa kanila dahil ang mama, papa, lulutlo ay di man lang nakatungtong ng paaralan o kaya di nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya iba sa kanila, modules ay di sinasagutan at pinapasa na lang ng walang laman. Sobrang nakakaawa rin ang mga nasa baitang isa at dalawa.
Sa level na ito, sila'y sinasali sa pagsusulat at pagbabasa. Ngunit paano matututo kung mga kasama sa bahay ay sa mga sakasanayang ito'y wala? Aabot sila ng high school na walang alam at sa pagbabasa ay aanga-anga. Lahat ng suliranin ito'y batid ng kagawaran, kaya sinusubukan iba't ibang mga paraan upang mga kabataang nahihirapan ay matulungan at di lumaking walang alam umangmang. Nariyan ang mga programang kanilang isinagawa. Isa sa mga ito ay tinatawag na Brigada Basa, layuning magturuan ng mga batang magbasa at matulungang maintindihan ang mga aralin nila. Mga volunteer nito sa bahay-bahay ay pumapasyal, binibisita ang mga estudyanteng naging mabagal sa pag-unawa sa mga aralin at nang mabigyang tuon ang pag-aaral. Binibigyan ng mga libreng kagamitang nagpapadali sa pagkatuto upang makasabay sa kasalukuyang nararanasan ng mundo. Sa gitna ng mga pagbabagong dulot ng pandemya, patuloy na lumalaban mga mamamayan ng bansa. Edukasyon din natinag at nanatiling matatag sa kadahilanang mahalaga ito sa pagharap sa anumang titibag. Literacy din nagpahinga at patuloy sa pamamayagpag. Kagawaran ng edukasyon ay patuloy sa paghahanap ng solusyon. Mga guro'y di alintana ang pagod, hirap at panganib. Maipakita lamang ang walang katulad na malasakit sa kanilang mga naging pangalawang anak nang di mahinto ang mga pangarap na tinatahak at di maging dihado sa mga matang hamak. Tingin-tingin mo dyan. Gusto mo? Look, asa ka. Malis ka. Kairita. Papasok ba si ma'am? May tea ba ngayon? Zumba na naman. Kairita. Sino may pulbo dyan? Wala. Sir, masakit po yung chan ko. Kumain ako ng fishbowl na isasaw sa babara ng sandok. Po, totoo nga po. Okay. Lagay mo. 1, 2, 3, go. Alam mo ba ang ikaw ang panaginip ko? Araw-araw kang tumatakbo sa isip ko. At alam mo ba ang
the truth. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. I know how to make the girl go crazy when you treat her like you're number one. Wala akong dinidate. Puro ka na lang Mobile Legend. Paano naman ako? Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang kung nag-date. Daddy, I cannot play. Kahinay ka ayo. What's wrong with the Internet Connection Philippines! Philippines! Hinay kaayo! Unya manan mami og bayad! I cannot go out because there's a virus! Ang internet! Kakapuyat ko! Di ko ganahan sa internet! I don't like it! Anymore! Unsa man ang internet! Kasakan na! Kasakan na! Kasakan na ha! Ako dugo! Masbate ako. Masbate.
Filipino ako. Minasmate ang lingwahe ko. Marimbay na ako silibrar. Salamat sa aking DepEd family, ang STO Masbate Province. Higit sa lahat sa ating buong may kapat na siyang may bigay ng ating talinong taglay. Maraming salamat at mabuhay ang Masbatenyo.